probinsya, wala tayo sa Esperanza Farms ngayon. Nandito tayo sa Bakaan Farms, the House of Organics, sa Salcedo, Ilocos Sur! Challenge natin ay manghuli ng biig. Tapos siya ganun kadali. Dexter! Okay, bahala ka na. Luto. Wala na sila. Nagtapo na lahat. Napagod ka rin? Ito po ang regalo sa amin ng Bakaan Farms. Kaya lang, kailangan naming hulihin. So, siya ang aming leksyon. Winish ko talaga to na makakain ng leksyon dito. Pero hindi ko naisip na ako mismo ang leksyon. Hello, Piglet. Luto na napakasarap at napakalutong na lechon de leche at mga pagkain tatak Ilocos. Sarap! Kain po tayo! After mabusog, kailangan galaw-galaw. Tara guys, mag-farm tour na tayo! Hello mga kaprobinsya! Nandito tayo ngayon sa Bakaan Farm at kasama natin ang Vice Mayor ng Salcedo at Managing Director ng Bakaan Farm, walang iba kundi si Vice Niña Itchon. Welcome po, Ms. Zsa Zsa. Thank you very much. I'm very excited to tour your farm kasi, as you know, gusto ko rin magkaroon ng organic farm. Okay, let's go and see it. Sino po yung nagfe-feed sa kanila? Si Doc JC po. Hello, Doc JC! Welcome to Buhay Provincia. Thank you, ma'am. Ano po ba ang kinakain nila, mostly just hay or meron po ba rin? Nag-add-on kami, ma'am, ng darak and then molasses para sa nutrients ng baka namin na meet up natin po. May mais din po kami nilalaga, and then po yung nilalaga namin para yung carbohydrates mabibigay rin po namin sa kanila. Oh. Yung mga inahin po natin sa ngayon, ma'am, meron lang po tayong 60 heads na inahin. 60 heads na inahin? Opo, ma'am. May mga calves pa ba kayo? Yung marami po, ma'am. Ah, marami pa. Marami kaming calves dyan, yung bagong panganak. Ay, ang cute yun! Merong nanganak! Last week lang po yun ng anak, ma'am. Hello! 1 week old. 1 week old lang siya. So, normally po ba ilan ang anak nila? Isa? Isa lang. May kambal din? Wala. Bihira, ma'am. Bihirang-bihira. May time na nangyari yan dito, pero sa ngayon, hindi na naulit. Kung may napoproduce po siya ng extra milk, ginagamit nyo rin po ba? Opo, ma'am. Pagka masobra yung milk ng baka namin, ma'am, yung ibang calf namin, pinapainom na rin namin para hindi masasayang. Ah, okay. Parang nursing, ano. Opo, lang siya. Ma'am. Moms. Yes, okay. Alright. Yung tinatawag nating goyo, ma'am, andun na po yung pinakamalaking baka na yan. Oh my God! Nakikita ko na siya. Nag-second place po siya sa vegan, ma'am, sa Kanawidan. Pinakamalaking cattle. Entirely po, Ilocos. Hello, Made goyo! Goyo. Bakit po siya may scoliosis? Fats po ito, ma'am. Fats yan! Ay, akin talagang love. Hindi siya muscle, hindi rin siya... Hindi siya bone? Ito naman, ma'am, i-convert niya into energy kapag wala na siyang makain. Very interesting. I like it. Hi, Goyo! Dahil napakainit, naisipan muna namin mag-adventure sa Kinbandiw Waterfalls. But admire this very beautiful natural rock formation. Ganda, no? Nakarating na tayo after 30 minutes dito sa Kinbandiw Falls, dito pa rin sa Salcedo.
bigas sa Kawayan. Ang tawag dito ay tinumbong. Pupunuin. At pagkatapos, lagyan ng tubig. Galing sa talon, spring water. Pupunuin siya. Ooh. At habang nagsasayang tayo, lutuin naman natin itong native na manok, tinolang manok sa Buho ng Kawayan. Lutuin na natin ang ulam! Ayan ang chicken. Nalagyan ng luya. Papaya. Bawang. Tapos, repeat. Repeat mo lang yung process. Matis to taste. Good. Nila ang mga Ilocano ay matipid. Ang totoo niya, na-discover ko ang mga Ilocano ay maabilidad. At isa yung katangian na dapat naman talaga itularan. Katulad ito, pagluluto sa bamboo. Gusto na natin ang sinain, ha? Yay! Guys, sarap! Kain na tayo! Native chicken! Ang sarap! I love it! Mahilig ako dito, leeg. Mahilig ako sa leeg talaga. Gusto ko yung mabuto-buto. It's just weird because some people just like the meat. Ako gusto ko yung hinangasab na sab. I like the wing. Guys, nandito tayo sa production area ng Bakaan Farms kung saan nagmimix sila ng mga kinakailangan nila para sa kanilang mga tanim. Ayan. So, andito po, garden soil, carbonized rice hull, at saka ito yung vermicast na sinasabi, or pupo ng mga bulate. Ayan. Ang mga seeds po dito ay kalabasa at eggplant. Okay. The ratio is 1:1:1. So let's mix. Malaki yung ating pala. Ito po yung next career ko. Ayan. And then lalagyan natin ng tubig na merong FPJ. Ano po yung FPJ sa hindi nakakaalam? Yabang, ha? FPJ, fermented plant juice. Use as fertilizer. Fermented, okay. Full plant juice. So, lalagyan natin 2 ml. Okay. Is to 1 liter of water. 1 liter of water. Fermented plant juice. Ayan, pinaprepare na po natin para malalagyan ng seedlings. Eggplant. Oh, I like kalong. Naku, late naman ng seeds. Itong eggplant. Seeds ng eggplant. Dapat. So, madalas po lahat ng mga pinapuhay yan. Basta maganda po yung seeds na nabili. Mga 2 to 3. Parang ang dami kong nilagay. Hindi 2 to 3, parang 5-5 na siya. Okay. So, in the meantime, habang ito ay tumutubo dito, kailangan na prepare na yung lupang yung paglilipatan. Yung na po natin yun. Napakarami din ilalagay doon. Madami po. Sige. Nakakakilig.
Leticia. These are African night crawlers. African night crawlers. Pero para mga baby pa to, lumalaki to talaga, hindi po ba? Yung mga African night crawlers po, hermaphrodite po sila. So, ibig sabihin nun ay? Both male and female po yung sex ng mga... Hindi mo kailangan sa so wala kang hugot, no? Dahil mag-isa ka, bahala ka na sa buhay mo. Tapos yung per African night crawler po, nanganganak po yan ng 2 to 3 cocoons, nangihitlog. So, sa isang cocoon, ilan yun? 2 to 3 babies po. Ah! Kaya mabilis po talaga yung pagkain, pagdami nila. Itong vermibed po na to is 3 square meter po. Kasha po siya ng isang 1 ton po ng compost. Ang mixture po nito ay 70% yung mga manures na po ng mga farm animals namin. Pero wag daw gagamit ng mga nakakapurga. Totoo nga naman! Eh kung nilagyan nyo ng pinya, patay sila. Totoo din pala yun, may ganun. Isoli na natin sila. Okay. Tapos ito daw ay nakatira sa ilalim. Tama po ba? Opo, sa ilalim. Tapos sa gabi po, lumalabas sila. Dito sila pumupupo at yun ang tinatawag na vermicast. So yung iba nakikita ko mas golden pa. Depende din po kasi sa mixture po ng substrates na hinahalo po natin. May laman po ba ito? Hindi pa po siya pwedeng hindi pa po siya decompose. So after 21 days pa po bago nyo ilagay yung mga African night crawlers. Tapos after 15 days po. Na-confuse na kayo? Sige, napakahirap na organic. Kaya sasabihin nyo, bakit ang mahal ng tinda nyo organic? Kasi nahirap po yung processor na talaga. Shoot that basket. Wow! How many points? Aww. Hi guys, nandito na kami sa adventure at maalog siya. Stress pala ang kambing because they don't sleep where they do their number 2. Okay. So daily lilinisin. Opo, ma'am. Every day nagko-collect kami ng manure. Wala pa no, malinis silang mga hayop. Nagko-complete kami ng boxing, application of vitamins para yung kambing laging healthy. Healthy, oo. Kita pa natin ang boer. Tanya, B-O-E-R. So, ilang months or weeks na pwede na silang kumain? 1 month, parang unti-unti na siyang matuturuan. Okay. Pero yung time na yun, ma'am, feeds muna yung pinapakain namin, yung organic feed. Ah, okay. Pero para, paano kung katulad niya, nakadikit lang talaga sa nanay at nakikikain na? Opo, ma'am. So, depende na sa kanya yun. Oo. Hello, baby! So ito yung sinasabi kong hilaw na pinapakain sa manok, pero dinadurog din naman pala. Opo. Okay. Hagis lang. Wihee! Oh my God. Oh Lord. Oh goodness. Uy, ang laki ng rooster. Oh. Pinapakain mo ng malunggay, aloe vera, kangkong, trichantera, at saka mulberry po. Tadta rin po yun, ma'am. Ihalo-halo na. Lagyan lang ng konting darap at saka ganito po. Para clean na siya na organic. Para organic din talaga ang kinakain. Excited ako sa basket! Mangongolekta po tayo ng itlog. So, ang expect kong itlog, iba-ibang size, iba-ibang kulay. Ay, cute. Ilang days po sila sa incubator? Ah, ayun na sila. Ayun o. Pag may isa lang mo po, ma'am, 21 days. 21 days sila sa incubator, magiging chicks na sila. Opo, ma'am. Ay, pareho naman. Ay, excuse me po. Hello, hen. Ayan.
Nakaka-excite naman. Guys, dito sa Bakaan Farms, meron din silang organic chocolate. Ito at nagigiling na para gawing tableya. Ang gagawin po natin, ganun din yung 70% cacao. Cacao. Okay. Ito yung muscovado, ilalagay ko na dito sa ano, sa haluan. Pagkatapos, ang proportion nito is 3:2. Okay, so tatlong muscovado. Yes, tatlong muscovado. At dalawang ground cacao. Na limang beses siyang paulit-ulit na ginagrind. Nagkatubig na siya, oh. Lumalabas yung kanyang natural. Dalawang ganito. Ang bango-bango niya, guys. Minamasahin na lang ito, ganito. Ah, ganun. Kasi yung mga kriolyo noon, ang ano, yung mga old. So, kriolyo ay variety ng cacao. Oo, native ito, ma'am. Ito yung old na molder. Molder, okay. So, lumang molder, kulang siya ng kuha, tapos kino-compact niya. Oo. Dinidiin niya dun sa loob. Ang nag-hold together lang sa kanya yung natural oil natural na? Oil ng cacao. Cacao. Siyempre, aalis ba naman tayo hindi natin titikman? Hey! Wala. Dumikit kayo, baka sakali ako langgamin. Langgamin siya. Maraming salamat po sa inyo at aasahan namin na makita namin ito sa merkado. Thank you, guys. Nandito tayo ngayon sa Pandulang campsite ng Bakaan Farms at gusto kong lutuin yung mga organic veggies na galing doon. Ang bida dito ay ang kanilang longganisa at empanada na ginawa naming empanada chips. Ang twist natin for this day ay empanachas. So, simulan natin sa vegetables at longganisa. Ayan, ready na siya at gagawin na natin ang salsa. Tabasco? Mm-hmm. More. Empanachas. Salsa. Ang crunchy ng chips. Sarap. Tapos dip kahit ito lang, tapos dip ang sarap. Sunod ka ng stars. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed and it shall be well with you. Napakaraming benepisyo ng organic farming. Bukod sa nakakatulong ito sa environment kasi mas tumataba yung lupa, less soil erosion,
Mahusay ito para sa ating katawan dahil hindi sila gumagamit ng mga synthetic na pesticides. Maraming salamat sa Bakaan Farm sa pag-entertain sa atin. At maraming maraming salamat sa Vice Mayor Niña Itchon. Sobra kami nag-enjoy dito at sana nag-enjoy din kayo mga kaprobinsya. We got something good. 3, 2, 1, go! Welcome to Bajan Island, Cebu! See you again, my kaprobinsya! Don't forget to subscribe, share our vlogs, and hit that notification bell.